Hello, Ka-Organic! Welcome to my vlog! So ngayon, mag-collect tayo ng mga basura sa ating bakuran, yung mga dahon-dahon natin. Ayan o. Collect natin yung isa. Gamitin natin bilang pampataba sa ating mga tanim na gulay. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click like and subscribe para updated kayo sa next video na i-upload ko. Thank you! So, ipunin muna natin siya sa isang sulok. Saka na natin i-separate yung mga cellophane. Kasi yung purpose lang natin dito ay yung dahon. Yung cellophane is separate natin. Kunin natin. Hindi natin yung sa isali sa kumpos-kumpos natin. Katulad nito. Ayan o. Yung mga ganito. Hindi yan siya pwede. So, lagay lang natin dyan. Okay, organic yung practice natin. Avoid tayo sa mga synthetic na chemical. So let's produce organic fertilizer na makita lang sa mga bakuran natin. Gamit tayo ng African night crawler. Sila yung magkain. Kainin nila itong mga dahon. Ito naman, yung mga lata na mga ganito. Pwede ito ipakain sa black soldier fly. Tapos, pwede rin yung ano, yung kung nakain na nila ito, pwede rin iabuno natin sa garden. Tapos yung black soldier fly, pwede rin natin ipakain sa ating mga manok para iwas tayo sa mga ano, mga pagkain na binibili sa ano, mga agri supply yun, mga like feeds, para makatipid tayo, produce tayo ng pagkain ng manok natin. Ito ilagay ko ito mamaya sa black soldier fly namin. Ayan, may uod na gani. So, yun lang muna for today's video kasi tatapusin ko pa ito. Ayan. Let's see kung ilang sako yung makuha natin na or makulit natin na basura. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click like and subscribe para updated kayo sa next video na i-upload ko. Thank you very much. Subscribe na kayo para ganahan ako mag upload ng mga videos, yung mga educational videos sa organic farming kasi we're promoting organic farming here in the Philippines. So mas maganda pag marami tayong mag organic farming kasi less gastos tsaka more income, more kita sa organic, maraming kita, maraming pera, basta magsipag ka lang. Yan. So, kung sino mo yung gusto magpa-guide or mag-learn about organic farming, just feel free to message me or comment down below dito sa YouTube channel natin para maasikaso namin kayo. So, yung ano natin, yung pag-response natin sa inyo is hindi immediately ha. Kasi marami din ako ginagawa dito sa farm. Marami ako mga activities. So, kung hindi kayo na-replyan agad, huwag naman sana sumama yung loob ninyo. I'm trying my best to help you para maka-learn din sa organic farming. Don't worry, hindi kami nagpapabayad. Ang sa amin lang is magturo sa inyo sa paano mag-organic farming. Yung sa mga interesado dyan na mag-organic farming, message na kayo or mensahe na lang kayo o mag-comment kayo dito sa
YouTube channel natin para the more the merrier, di ba? Mas maganda yung marami tayong mag-organic dito sa Pilipinas, kasi sa ibang bansa is ano na ito, anong common na, most especially sa country na US, common na sa kanila yung ano, yung organic farming doon. So sa una lang yung ano, yung mahirap pag masanay ka na sa organic farming is madali na lang. So comment na or message na para mag organic farming tayo, para marami tayong kita or income, maraming pera sa organic. So kung gusto nyo magkapera sa organic, message nyo lang kami, we're willing to help you para magkapera din kayo katulad namin dito sa farm. Organic practice yung ano namin, style. Subscribe na yarn. Subscribe na kayo para marami akong video na i-upload, yung mga educational about organic farming. Kasi organic major tayo, guide tayo sa mga organic farmers din. Sa mga farmer na gusto mag-organic, mag-shift into organic, I'm willing to help you. Just comment down below. Huwag nang mahiya, kasi kami, hindi man kami nahiya din. Char lang. Huwag nang mahiya. Feel free lang. Friendly, ano lang. Hindi naman kami nangangain ng tao. Huwag natin pairalin yung pride natin kung gusto natin magka-income sa organic ways, di ba? Organic way na farming. So, comment na. Gusto mag-organic dyan. Gusto matuto paano magkapera sa organic farming, or gusto magpa-guide, just comment na kayo. Ayan, go organic. Ito yung sign, kasi pera yan siya, maraming pera sa ano, sa organic. Ayan, subscribe na. So, yun lang muna for today's video, kasi marami pa akong dapat tapusin dito. Marami pang dapat ayusin dito sa farm namin. Basta i-separate natin yung malata sa dili malata. Separate natin yung silupin sa dahon. Ayan. Kasi yung gamitin na namin is dahon. Gamitin lang natin is dahon. So, yung dahon talaga yung kailangan natin i-collect. Tapos yung mga silupin na yan, i-dispose na yan sa mga ano, sa mga garbage, ano, magagakulit ng basura, kasi hindi yan natin yan kailangan. Yung main ano natin is ito, dahon talaga, dahon yun, ito dahon, kasi maaari natin itong gamitin pang pataba sa ating mga tanim para less gastos tayo. Ito yung magbili ng mga ano, ng mga fertilizer. Dito yung magpalabas ng pera galing sa ating sariling bulsa. Dapat magka-income tayo from sa mga basura na nasa paligid natin. Ito yung mga plant residues na ito. Ito yung magbigay sa atin ng pera para magka-income tayo. So comment down below. Huwag nang mahiya. Huwag nang mahiya magpa-guide sa amin. Comment lang. Hindi kayo magpapabayad. Free lang, free. Sige na, comment na kayo. Gusto nyo rin matuto mag-organic farming or magkapera sa organic. Yun lang muna. Subscribe na. Go organic. Pera. Pera yung sign namin sa organic. Go organic.